So ayan, naputo lang ating recording kasi napatay ni isa yung computer ko. Ayan, accidentally. So continuation tayo. So, nagkamali siya ng pindot. Napindot ang ating PC. Okay. Ay, nasa na pala. Hindi natin na itutok yung camera. Ayan, so recorded ba? Ayan, so recorded po. So, napatay ni Isun yung ating PC, kaya naputol. So, ayusin lang natin itong isa. I think sunog yata itong isa. Mukha natin kung kakapitan. So, tingnan natin kung natatanggal to. Kapit pa naman pala dito. Okay. Liquid damage. So, okay. Tester natin yung. Mayroon mo na, sir? Bili na tayo ng tester. Bili nga akong tester. So, kulang ang tester. So, check natin kung ito. Kung nag-change value. So, hindi naman. So, ito. So, okay. Stable. So, read natin yung mga capacitor. Baka nag-shorted. So, kailangan. Kasi sayang yung pyesa pag kinabit natin. Okay. So, not shorted. Okay. So, yung pyesa natin na nasira, ang value ay 30,21,55. Meron ba tayo nito, son? 30,21,55. Ito mga dyan. O, parang meron yata akong binili nito. Oo. Malapad yun. In CP. 30,21,35. So, kung wala, ito yung isa, meron na pa tayo. In CP. Meron? Oo. Okay. So, meron pa tayo ditong isa. 30,21,55. So, mahal lang itong IC na to. Ayun, guys. So, almost 1-1 ang price niya. So, ito siya. Iisa na nga lang eh. Nakikabit ko na kasi ito sa ano. Medyo mahal lang ito. Yung IC. Ay, nasa na. Laglag. Yan, yan, yan. So, medyo may kamahalan lang. Oh, so may may resistor pa. I-chat mo yung customer song sabihin mo may IC papalitan. Ang price ay 1-1. Yan. 1-1. Yung IC. Yung malaking IC. Tapos labor ay. May resistor pa ito. Dalawa. Bali, 2,000.
Saan na yung IC? Ayun. Oh. One yung ano IC. Mahal yung IC nito eh. Yung gantong modelo. So pin 1 dito sa taas. Yan 30 2155. Ay, sala pala. Parang isa. Ito pala yun. Ito? Ano to? Tawag dito. 6 GB to. Ano ba ang sinend niya? Matiyak naman. Wala, last na yan. Ano na yan? Wala pa yata akong order niya. Yung CP na yan. Oo. Oh. Mahal yung IC na yan? Bus na nga eh. Kaya nga nabili ko yung dadalawa eh. Kasi nga mahal yung IC. Libo. Ano yan eh? Ginagamit yan sa ano? Yan kaya medyo mahal yung IC ginagamit siya sa mga RTX na matataas na specs. Yan, itong kasing chip na ito kasi ay ginagamit din sa mga RTX. Oo. Nagamit to eh. So, mga RTX 2050, 2060, 2070 ginagamit siya eh. Kaya tapos yung mga IC na yan, ginagamit din yan. Kaya medyo high prices yung ano, yung ISIS. Linisin ko lang tong ano. Kaya mahal din yung presyo. Kaya pag bibili kayo ng video card, so kailangan alam nyo rin eh. Gaya nito, 1060S. Latest version na kasi ito, DDR6. So, matik yan yung mga ginagamit na pyesa niyan. Ito yung matatagpuan mo rin sa mga high-end GPU na mamahalin. Mga RTX. So, mahal din siya. Ganan yun eh. Mga high cost ano. Kasi itong chip na ito, makikita mo to sa mga ano eh. Palit na RTX. Itong ano to, TU116300A1. Saan makikita mo yan?
nakita ko na yun sa mga iba, ano eh, lalo na doon sa mga palit, yung RTX na ang liit lang nung PCB niya pero ang daming pesa. Oh, 16,000 na isang chip nito. Ito. 16,000 chip pa lang. Ay yung video card na ito siguro nasa 16,000. Bili ka na lang ng bagong video card. In case na si Raya. So check natin kung shorted yung ating pinalitan, baka shorted. So ayan, may reading 400 millivolts. So lilinisin na natin 'to kasi ito ay liquid damage para maavoid natin yung complete kung paano siya nag-shorted. So sana medyo mahal yung pesa ma-repair natin. Baka kasi may tama rin si chip. Kaya magsu-shorted na lang yan. Ulit-ulit na lang. Wala naman shorted dun sa likod. Yan. Gamit na tayo nito. So, pinamabisang panglinis. So, sana hindi na damage yung chip. Kasi nabasa dito eh, dito sa part na to. Sa may VRAM na to. Tapos binuhay pa ng may-ari. So, medyo delikado. Kasi, dapat din na binuhay, liquid damage kasi. So, pinatuyo, hindi naman natuyo. Yung kasi yung issue. Dito, part na to. Tuloyin natin. Ah, liquid damage eh. Sana gumana. Malilugi. Kung nag-short yung IC, ay wala na. Babay 1,000. Babay tayo. So, linisin natin tong ano. Kasi nagkaroon siya ng, hindi ko alam kung saan tumama yung tubig. Medyo marami yung ano eh. Linisin natin mabuti. Lumalangoy sa locker sa ating pang cleaning. Check natin tong ano na to, nagsishorted to eh. Check natin dito. Okay. So, huh? Makita ko shorted. So, mayroon itong pin 1 eh. Kailangan mabasa natin. Na. So, paligta rin natin. Maka siya open. Ayun, may reading. So, may reading siya. Siya lang nagre-reading yan eh. Hindi naman siya shorted. Yeah, so, liquid damage, patuloyin. Di baling sayang ang ano, di masasayang. So, cleaning natin. Sprayhan.
Oops, ang nagano, tik 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 tik. Ang ating electric fan. Nag tik 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 na masisira. Ayan siya. So kung ano na natin, so konting ano lang. Subukan ko siyang hot air. So 300 degree, si full speed ang fan. So patuyuin ko lang siya. So, labis option. Parang hindi ko yata nalinis ang ano nito. Ito, itong ano. Nakalimutan ko itong PWM IC niya. So, yung VRAM natin ay ito yung nabasa. Nabasa rin yung biram. Okay, pakintabi natin. Gamit ang ating paintbrush. Habang mainit pa ang PCB, para yung dust ay maging gabok. Ayan, so gamit yan. Yan ang sekreto dyan para makintab. Ayan, pwede ka manalamin sa kintab. Habang mainit pa yung PCB. Kasi yung gabok, ayan. Yung nakadikit na pinong-pino ay magiging gabok. Yun ang kagandahan. Yan. So, pansin nyo, kintab siya guys. Oh. Nananalamin ka na ba sa kintab? So, sana gumana para hindi sayang yung ating cleaning at repairing. Kasi nagpalit tayo ng pyesa. So, check ko lang to, double checking. Oo, hindi ko pala ito nalinis. I forgot this item. So, ito yung nakalimutan ko. Kasi parang tinamaan ito eh. Nakalimutan ko to. So, nakalimutan. Nakalimutan ko rin ang camera. Ang microscope pala. Nakalimutan ko itong IC na to. Hindi pa natanggal eh. Okay. Sana mag-works. So medyo heated pa yung temperature niya. So not overheated pa, so palamigin natin siya. Tayo natin mag-cool down. Tayo natin yung lumamig-lamig.
Repair na eh. Hindi pa siya dumil. Mag-deal siya. Kasi repair na eh. Oh, 6GB. Mahal chip niya, 6,000. Ah, 16,000 sa... Oh, NVIDIA yan. Oh. Tapos yung mga ginamit na IC dyan, doon sa malalaking ano yan eh, video card. Mahalin pala ang apat na IC niyan. Oh, mahal yan. Pagpalit lahat. Yeah, libo na. Eh, ganun talaga, may pumili siya ng ganyang video card eh. Yan ang pricing. Yan, medyo may prices. Okay na siya, cool down. So, check natin kung magdi-display, magpa-power on. So, sana. Sana lang, gumana. Kasi pa nag-shorted, ay, sus, ginoo. Sayang ang IC. So, malimit kasi yung ganito eh. Hindi siya nagpa-functions basta-basta. Lalo may mga shorted yung ano, yung kanyang chip. Check natin. So we need power on. So, kinakabahan ako. So power on. Okay. Uminit ang chip. Ay, yun lang. Namatay. Ayun, namikot ulit. Hindi ko lang alam kung nag-display. Minit yung chip, pero walang display. Okay, overheated ng chip. Power off. Power off. Overheated na eh. Oo. Overheated. Walang display. Yan. Overheated yung chip. Wala siyang display. Baka may tama yung VRAM. Nabasa kasi ito dito eh. So, try natin. Patay buhay. Baka lang... Try ulit natin. Mainit yung chip yan? Mainit yung chip eh. Hindi, pinatay ko na eh. Tapos nakahang siya eh. Power on ulit natin, try natin. Oh, nag-ano siya eh. On off yung pan, ayun. Overheated na yung chip. May problema pa. Ay, shush ko. Lipat natin itong... Patali natin yung connections. Nag-ano siya eh, ikot tapos hindi umiikot. Problematic pa. Problematic repair pa. Nakahang siya. Nabasa kasi ang ano nito eh. Talagang mahirap. Wala tayo schematic. Yung pinalitan natin na 1K. So 1K dun sa kabila. So 10 kung 10K dun. Buka natin palitan 10K. So buka natin. Baka yung nagkakaproblema. So, power on. Tapos inyo siya, tumitigil siya. Oh. Tapos iikot ulit yan. Tapos continuation.
problem siya. Makahang din siya eh. Wala siyang numlock. No numlock. Wala, walang ano. Hindi na kaya. Thermal camera. Yan, no? Overheated tong side na to. Hmm lang. Nakakang. Kaya din mamatay. Yun lang. Wala tayong ISIS. Kasi nag-over. Kaya siya nag-short. Possible dito eh. May cause. Kasi yun yung overheated. Yun lang problema natin. Two R two zero. Kaya itong kapasitor na to. Hindi naman siya shorted eh. So ito yun eh. 1K yung nilagay ko. Kung may tama ang chip, patay na. So let's try again. What's the problem? So, hindi naman to sira. Thirty 21 55 pares naman. Ground lang naman tandulo. Sobra, tapos yun na IB in, may pumasok sa kabila.
Bayad na siya? Gcash? Walang napasok sa akin. Baka mali. Wala eh. Wala pa. Check ko. Ano ba napasok sa akin? Naghahang na itong isang cellphone. 79. So, check ko lang. So, magkano all balance? 15 64. Oh, pumasok na 64. Wala lang text. 79 na siya eh. 64. Okay. Taytay yan eh, hindi yan Laguna. Oo, oh, Taytay Rizal yan. Sinulat mo na ba? So, problem. Hindi gumagana, ba't kaya? Hindi ko lang alam. So, problema, wala ako schematic nitong ano na to. GPU na to. Yung ano? Video ko. Pangalan. Subukan ko itong iayos. Baka may misunderstanding dito sa parts na to. Buka natin siyang iayos. May misunderstanding. Subok natin.
cool down natin. So, tingnan natin. So, cool down ko lang siya. Natin ang blocks. Sana yung ating ano. So, try natin siya. Ilinisin ko lang to para may mga plaques. Checking, baka may ano. Okay, so try natin. So, dito na natin siya isalpak. Ay, nasa na ba yan? Nawala yung aking ano. Okay. Salpak natin dito. So, this is a HDMI. So, let's see what happened. So, try natin dito sa ano, bench. Yan. So, mabilisan lang kasi walang heatsink. So, let's power on. Power on. Okay. Sana may display. Yan. We have a display. Okay. Power off. Okay. May display. Okay na siya. So, this is for assembling na lang. So, na-cleaning ko naman na ito kanina pa. So, okay na siya. Son, okay na siya, son. Yan, for assembly na lang. Yan, for, and then, stress test. So, nalinis ko na siya kanina. Yan, stress test na lang siya. Okay, update ko kayo later for stress test. So, pasimple na lang. Ayan. Hello? Ayan. So, saglit lang. Babe, si ano? Ano siya dyan? Ayuda. Ayan, hello? So, ayan, update ko lang kayo sa ating nare-repair. So, ito siya. It's working fine. Oh, nasend ko na.
Ayan, ito. Ayan. So, ito yung ating nire-refer kanina na video card. So, Gigabyte. Ongoing stress test. Ah, tapos na yung stress test pala. Yeah, show ko lang sa inyo. Ah, nasend ko na. Ayan. Sending sa kanya. So, ayan siya, guys. It's working fine. Ayan. So, yung ating stress test. Ay, eto na siya. Ayan. So, ang ating GPU chip is, ang version niya ay T116. So, latest version siya. Tapos, Gigabyte ang ating brand. DDR5 micro ng memory. 6GB lang siya, guys. Then, 192-bit. Ayan. So, ayan siya. Stress test ko na siya ng 24 minutes. So, okay na siya. It's working fine. Ready to send sa ating may-ari. Ayan. Okay na siya, guys. Yan. So, temperature natin, lower lang naman siya, 74 degrees Celsius lang. So, hanggang 86, okay pa yan, guys. Pag lumampas na ng 86, ibig sabihin, need nyo nagpalit ng thermal paste at saka ng thermal pad. Ayan. So, okay na siya. So, go back to our repairing stations. Okay. So, okay na po ang ating ginawa. So, nagkaroon lang ito ng mga problema tayo dun sa una. Pero, so, nagkaroon lang ng misunderstanding. Kasi akala ko sira din siya nung huli. Then yung pala nagka-problema yung ating memory. Kasi dual memory yung aking testingan. Yan, akala ko sira yung memory. Pero, ay, akala sira. So, sira yung isang memory. Kaya pala siya walang display. Ngayon, tinanggal ko. Tapos, tinesting ko on board. So, okay naman pala. Nagkaroon na siya. Nag-okay na. So, yan. Good na siya. Working na yung ating ni-repair. So, yan, kahit pa paano, na-resolve natin yung problema. Shorted siya ang naging cause. So, na-chat namin yung may-ari. Akala namin, chip na yung sira. Kasi ayaw pa rin mag-display. So, kasi nabasa yung VRAM niya eh. Nabasa yung VRAM niya, yung GPU chip niya. Napatuluan ng tubig. So, ayun. Test ako ng test, walang display. Ngayon, nag-test ako nung pan-testing ko. Yun pala, may problema yung ating memory. Yung isang memory. Ayun. So far naman, ayun, na-resolve pa rin natin yung issue. Then, sabi ko doon sa may-ari, sorry sir, hindi ko na, ano, may problema pa rin yung aking testingan kaya walang display. So, nasabi ko na kasi sa may-ari na na-repairable na, may tama na yung chip. Kasi, kompleto na ang voltage supply niya. Pero, wala siyang display. So, lahat na-test ko na kasi. Lahat functional naman yung mga voltages niya. N-gates, lahat ng supply. Talagang, ano, kompleto. Ayun lang pala, nagka-problema lang sa memory. Yan. So far, okay naman na siya. It's working fine, gumagana na siya. So, nasenda namin doon sa may-ari din. Confirmation sa may-ari, okay na. Natuwa yung may-ari kasi hindi daw siya bibili ng video card. Yan. So, happy-happy yung may-ari. Yan. Kasi mahal din yung video card na ito eh, 1660 series. So, yan. At least, malaking bagay, nakatulong daw sa kanya. Ayan, so, muli guys, sasapusin ko na uli yung ating pagre-repair. So, magpapasalamat ako sa inyong pagsubaybay at sa inyong panonood. Okay, muli. Para sa mga bago sa ating channel na nanonood, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe sa mga hindi pa nakapag-subscribe. Click the notification bell para ma-notify kayo, updated sa ating mga videos na ina-upload. Then, mag-comment din po kayo and like. Okay? Okay, hanggang sa muli. So, see you on the next video. Bye-bye. My eye. My...